So yan guys, paalis na tayo sa bahay nila Vincent. Hinatid lang natin si Vincent mga guys, para makita ng kanyang magulang na naibigay natin siya ng mga bagong gamit. So for the meantime, uwi muna tayo at chichilax tayo ng konti. Mission accomplished na tayo ulit. Okay guys, ngayong umaga ay pupunta tayo sa bigasan para ibili natin ng konsumong bigas si Vincent at ang kanyang pamilya. Bali, bibili tayo ng isang sako. Sapat na siguro ang isang sakong bigas para sa isang buwan na basto nila. Gagawin natin ito guys para si Vincent ay magkaroon ng kahinga kahit isa o dalawang beses man lang sa isang linggo. Dahil hindi niya na po problema ay ng pambili ng bigas araw-araw. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan, ibig na... Pagkatapos natin dito guys sa bigasan ay ipag-grocery pa sana natin siya, kaya lang dapat na una yung groceries bago yung bigas kasi kamali ako dahil nauna yung bigas. Hindi naman natin pwedeng iwanan yung bigas sa sasakyan bago mag-grocery tayo. Pagkapagbalik natin sa sasakyan, wala na rin yung bigas na binili natin. Kaya pagkatapos dito, didiretso na ulit tayo sa bahay ni Vincent para ihatid itong bigas na binili natin. Maybe sa mother time na lang yung groceries para paano ikuan. Ayatin na natin yung parang kailangan nila. Ito kasing bigas ang mas mahal na eh. Kaya ito yung inong na ko na rin. Kayaan, ibig na Pasko'y umiiwan sa loob. Ayan guys, nakabili na tayo ng isang sakong bigas para kay Vincent. Ngayon uwi na tayo sa kanila. Ihatid namin yung bigas para may sustento silang bigas sa loob ng isang buwan. Let's go guys! Okay, nandito na tayo sa tapat ng kanilang bahay. Ang gagawin natin ay papasok natin ito sa kanila. At sigurado akong masusurpresa yung tatay ni Vincent kasi hindi nila alam ito eh. Hindi nila alam na ibilihan natin sila ng isang sakong bigas. So mas maganda na rin yun para hindi nila inaasahan kasi mahirap namang sabihin na bibilihan natin tapos hindi pala natin mabibilihan sa araw na sinabi natin mahirap. Asahan nila, kaya mas maganda talaga yung laging surpresa na lang guys. Ito ang daan dito sa kanila ay napakakitid. ayan guys, pinasok ko na lang dire-diretso sa loob ng bahay nila para wala nang makakita. Sa loob ng bawat tahanan. Masa... Ah, hindi pa naginginig. Kasi nakagaroon pa yung muna eh.
Hindi na kayo kinakon. Ano ba? Galaw-galaw na gano'n, maginugasan ko na pang beras. Natatanggal. Hindi ko natanggal na gano'n. Maging gabi ko na. Nasugat siya nung tinanggal siya. Hindi, dati na may sugat kasi yung pagalang pipa dito. Dati na may sugat nung walang. Parang hiniwalay na lang. Oo. Hindi ko nagkaroon ng sugat pa gano'n. Hanggang kung salito dahil dito. Mabuti yung pagtayo niya eh, balansi pa rin. Ito na ito. Hindi niya na siya maituro dito sa bandang. Hindi na. Kapag pag sumasaya dito, masakit. Ay, pag buto po sumasaya. Ayun, hindi mo sinasaya. Ayun, medyo gumagano ko. Dati, medpit yan eh. Ayun, ay, gano'n? Pag may sasaya, medyo masakit. Kaya hindi mo na, hindi mo pwedeng basta-basta maitapos. Dito kami ngayon, mga friends, sa kwan. Sa bahay nila. Batang panahon ni kanina. Ilang taon na po kayong hindi makapagtrabaho, kuya? Dalawang taon na? Kaya pala napakasipag ni Vincent. Siya po kasi nakulutan na sa amin. Siya nagkukwento yung anak niyo, parang sabik siyang gawin yung pagiging bata niya ay gusto niya rin maranasan na maglaro, o ganyan. Siya po, pupunta tayo sa bahay pag medyo nakarami na daw siya. Pupunta sa bahay, magpapaalam sa akin, magbabayt siya. Hiramin niya yung magbabayt na lang, nagkaalam doon sa bahay. Magbabayt muna siya doon sa bahay. Gawin lang muna ng bike, oh. Awa, sabi ko eh. Sabi ko sa kanya, hindi lang ako natin sa kuya ko. Inirangan niya. Sabi ko sa kanya, bibilihan ko siya ng bike. Sabi ko, hintay-hintay niya lang. Bago nga, gusto na lang magawa eh. Hindi lang ako naman na chance. Masyado na kong test. Okay, pare. Kasi ko lang magkintahin. Hindi lang ako natin sa kuya. Ito, hiram lang muna. Ayan yung pagka nakaipon ako eh, Juan. Bibili natin siya ng bago. Lagi naman siya doon, basta nagtinda siya. Huwag ka mo na magtinda. Eh, siyempre ganito kasi. Ayun, talaga magtinda. Ang ano namin, miss ko, bike agad ang bibili natin. Eh, parang mas mahalaga tong bigas. Kaya sabi ko, hintay-hintay nung una kasi unahin natin yung mas mahalaga. Yung mas kailangan ninyo kasi kung bike, hindi mo naman gagawin maisahin yan. Eh, mali din ako kung ano lang siya. Nakalala ko nga hindi mas kaya kapag sa hindi ko naman. Hindi ko ginawa naman. Pero eh. Kaya nakaraan nagkita kami dito, nagtitinda po ako dito sa may Hindi, kahit saan naman siya, nakarating dun sa pwesto sa kabila. Basta dun, kahit saan siya pumunta, na ando dun kami, kung kakainin lang, kung merienda lang, talagang hindi niya po problemahin. Kasi binigyan ko na ng instruction yung mga nagtitinda
na pag si Vincent dumating dyan sa inyo, tanungin nyo agad kung kumain na. Pag hindi, papakainin nyo agad. Kaya, nung nakaraang araw yata na nagtinda, nakarating doon sa palengke. Nakarating doon sa pwesto. Eh di, pinakain na nila kasi magtatanghalian na rin. Ay, iniisip ko nga akong bike, parang hindi muna kailangan kasi etong mga ganitong bagay ang kailangan. Tulad ng bigas. Eh, hopefully, baka bukas, madagdagan pa natin yan, ang grocery. Kasi hindi naman kami pwede mag-grocery, iwanan namin yan sa labas. Baka pagbalik namin eh, wala na yung bigas. Kaya ka, kuya, hatid muna natin kila kuya ito. Yung bike, sabi niya, kailan mo ko bibili ng bike at tatayuan? Sabi ko, hintayin mo lang kasi unahin natin yung bigas. Pero ako talaga, nakatingin-tingin na ako ng bike. Eh, kailangan lang talaga natin unahin yung mga basic, yung ganyan. Eh, yan kasi, di pwedeng wala yan, kuya nga, di ba? So, unahin natin yan. Nakakaunawa naman siya. Pag kami magkausap, eh, alam ko dito eh. May bike na pala siyang hiniram. Parang nakakaasa, may sabi niya sa akin eh. Kaya, may bike na ako, sabi niya sa akin. Ay, yan, hindi ko magsasabi. Tumatakbo na po kaya to? Kaya na. Yung bike na nahihiram nila sa balang. Tingin ko sa kanya yung may lalagyan ng paninda niya. Para nakabike siya. Para siguro ang purpose yan, nakabike siya na kwan. Na, kasi ngayon medyo mahirap talaga rin yung pagtitinda niya kasi naglalakad siya. Yun nga lang, ang delikado pag nakabike na siya, yun namang baka malapit sa disgrasya naman. Ano ba? Ito na lang muna. Susurpresahin na lang natin siya. Kunahin natin mahalaga ito, bigas. Di man madalas, eh at least nandito lang kami at tinitingnan-tingnan namin kayo. Pati lalo na yung anak niya. Kasi para may mga time din na kahit hindi siya magtinda, okay lang kasi may bigas naman, may pagkain naman. Kasi pagkakaroon na yung pagkain ako na lang lang kahit hindi ako magtinda mo. Kaya yung pagkain niya, hindi yan. Gusto magtinda. Asan po siya ngayon? Nandun din sa Victoria. Dapat mag-iinom kayo ng gamot. Vitamins. Tuloy-tuloy na ako ng 6 months na ako. Pag 5 months na kayo nainom ako. Malapit lang kang... Kaya ano na eh, kung pumunta kayo doon, baka hindi namin kayo nakabutan. Wala kayong masasakong bigas. Wala kami dadatnan dito. Kasi wala kaming dadatnan dito, hindi darating yung bigas. Kaya siguro kaya kayo magpunta rin na. Siguro hindi ako kayo nakabutan. Kaya sa nanay ko, kaya sa sarap. May bagay na hindi kayo pumunta sa handaan, ang kapalit naman, mas matagal-tagal na huso mo yan. Ilang buwan po ba, ilang taon, ilang po ba kayo dito? Si Vincent, kayo? Apat lang po. Si Lola, saka si Eldie. Ilang taon na kayo po yun? 18.
Kung sa feeling kayo. Feeling kayong makita nila, ano, kuya? Pag sa pesa, ano kami? Madayo kami, pinta ko na. Pasa. Sa baas yun. Kasi kami daw sa tanan. Layo. Pagpasok na, mauwi na sila. Pag-uwi na sila. Ay, dito ang kwarto niya. Dalawa sila ni nanay. Ginawa ko sa taas. Ginawa ko ito eh. Ginawa namin ang nanay. Sa taas siya. Ginawa ko sa taas. Una na kaming uwi. Pakisabi na lang kay Vincent na napadalo kami. Ano po? Sige po. Sige po. Ito. Thank you.